Amen. Hallelujah. Good morning po sa lahat ng mga matitindi, sa lahat ng mga unstoppable na nanonood ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Before we start, hallelujah, meron lang po akong isang verse na sasabihin ngayon. I-share ko po sa inyo sa Book of Psalm 28 verse 7. If you have a Bible, pwede po bang buksan natin yung Bible natin sa Book of Psalms 28 verse 7. Ang sabi po dito, "The Lord is my strength and shield. I trust Him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving." Sino po dito yung nagpapasalamat dahil meron po tayong Diyos na makapangyarihan? Amen. Hallelujah. And sa oras pong ito, papupurihan po natin ang Panginoon, hindi dahil meron siyang ginawang mabuti lang sa atin, kundi papupurihan natin siya kasi deserve ng Panginoon yung papuri na ito. Amen? Para sa Kanya. So I want to encourage you sa umagang ito to give your best, to give your heart all out sa Panginoon. Let us worship God whatever your situation sa umagang ito. Let's praise Him with all our heart. Amen? Hallelujah. And before we start, pwede bang manalangin tayo? Hallelujah. Father God, we thank you, Lord God, sa umagang ito. Pagpalain nga po ninyo, Lord, ang puso ng bawat isa. Lord, Panginoon, aawit kami ng may galak. Panginoon, aawit kami, Lord God, sa aming mga puso. Panginoon, agad ng may pagtitiwala sa iyo, Lord, sa umagang ito. Continue to open our heart, our spirit, Lord God. Continue to lead us, to teach us more, Panginoon, agad. And Lord, hallelujah, sa umaga pong ito, nagtitiwala kami, Lord, na meron kang matinding gagawin sa buhay namin. Maraming salamat po. Bless this morning in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Hallelujah. Can be swept away in the current of your mercy.
Good day, good morning to everyone at sa umaga nito, of course, Sunday. Tayo po ay lagi na lang po nagbabahagi ng salita ng Diyos pagkat ito po ang pagpibilin ng ating Panginoon ng siya ay umakyat sa kalangitan pagkatapos po niyang mamatay sa krus at bumalik sa langit. Nagbilin po sa ating mga apostol na alagaan ng mga tupa doon sa John chapter John 21 verse 15 ano? Sabi niya alagaan niyo ang mga tupa. Hallelujah. So this morning ay akin pong i-discuss again ano, it's about the tupa or sheep dito po sa John chapter 10 beginning verse 7. Hallelujah. Ganito po pagkasabi. John chapter 10 verse 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan nyo, ako ang pintuan dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan at ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Verse 10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, magwasak. Naparito ako upang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. Give you praise. We give you praise. Oh, hallelujah. Manalangin po tayo saglit, Ama, sa umaga ito, amin pong lubos na sinusuko sa iyo. Ang umaga ito sa pangangaral ng salita po niyo, sapagkat tunay nga po, umaamin po kami. Sa aming mga sarili ay hindi po namin ito kakayanin. Kayo na rin pong nagwika, ang malayo sa iyo, ang tao ay walang mangyayari sa kanyang buhay. Kaya sa umagang ito ay hayaan mo pong kami ay magpasakop at magsuko ng buhay alang-alang sa iyo at sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang mga nakikinig, Panginoon. Kalooban mo po yun. Huwag dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. So, ang mabuting pastol, yun po ang ating i-discuss in the book of John chapter 10, beginning 7 to 11. Hallelujah. Ang bayan po kasi ng Israel or sa lugar ng Middle East ay ang pangkaraniwan po na makikita nyo ay ang kanila pong pinagkaka abalahan o pamumuhay ay ang tupa. Ano ho? Dahil ang lugar po Middle East yan ay wala pong parang natural resources katulad ng mga puno. Wala po dyan masyado. Because I've been there, ano ho? Hallelujah. So, tupa po ang kabuhayan ng mga tao at saka yung ubas. Normal po sa kanila may ubas at saka yung tupa. Kaya pag sa larangan po ng Biblia o salita ng Diyos, ang lagi pong inaambing ng Panginoon ay ang ubas o ang tupa. Kaya this morning, sabi nga niya sa aklat po ng John chapter 15, ako yung puno ng ubas at kayo yung mga sanga. Sabi niya, ang hiwalay sa akin ay walang makagawa sa kanyang sarili, hindi makakapamunga. Actually, ang sabi niya, ang sanga hindi namumunga ay puputulin at pagkatapos ito ay matutuyo at susunugin. Alam po niyo, sa bahay ko ay meron po kaming ubas. Kaya alam ko po kung paano ang mag-alaga po ng ubas. May nakatanim po akong ubas. Kaya alam ko ang ibig po sabihin noon. Hallelujah. Na ang puno ng ubas ay tinatanggalan po ng dahon. Hindi po pwede yung madahon.
kasi yung bunga hindi po siya ma ano, hindi po siya lalabas kaagad pag madahon po yung puno, at kaya ito ay binabawasan po yung dahon para yung mga bunga po ay maging malalaki. Ganun po siya. So, depende po yan sa nag-aalaga. Mahirap po siyang alagaan. At binabantayan din po siya. Alam niyo na may mga insekto. So, ang Panginoon, sinahambing po niya ang kanyang relasyon sa atin sa pamagitan po ng isang puno ng ubas. Hallelujah. Kaya sabi nga niya sa John 15, verse 7, sabi niya, kung mananatili kayo sa akin at salita ko'y mananatili sa inyo, sabi niya, ay hilingin niyo kahit ano ito'y pagkakalob sa inyo. Ibig sabihin, yung relationship po. Pag nakadugtong ka po sa puno, ay sigurado ka pong dadaluyan po ng tinatag pong buhay. Kaya sabi niya, walang makakapamunga ng hiwalay sa akin. So, sabi niya sa John 15 verse 4, apart from me, you can do nothing. Kaya sa daily life, ano, huwag na lang natin sabihin sa daily life, sa buhay ng isang tao, kailangan po niya ang Diyos. Hallelujah. Kailangan po niya ang Diyos, na kung saan ay sa lumang tipan ay nakakausap po ang Diyos sa pamagitan po ng mga propeta. At dumating po yung sitwasyon na tupad po ang sinabi ng Biblia na ipanganganak ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, sa isang dalaga kay Virgin Mary. Nangyari po yun, kaya nung si Jesus Christ ay pinanganak po, nakasama po ng tao ang anak ng Diyos, si Jesucristo. Hallelujah. At pinakita po ng mga kasaysayan, nagpagaling, no, pati mga patay, binuhay. No. May mga ketong, gumaling, mga bulag nakakita. Gumawa po ng himala, lumakad sa tubig, gumawa po ng maraming tinapay. Nakita po yon, kaya isinulat po at naitala po yon. Kaya sabi niya ng Panginoon nang siya ay paakyat na sa langit sa Matthew 28. Verse 19:20, ituro nyo ang mga tinuro ko sa inyo, sabi sa mga apostol. Hallelujah. At alagaan ng mga tupa ng Diyos. So tayo po yun, naniniwala. At siyempre po yung mga apostol ay kumalat sa buong mundo. No? Tinupad po yung assignment na yon. At naabot po tayo ng salita ng Diyos. At sa bawat tao ay meron pong kanya-kanyang tinatawag na pagkatawag, calling o divine assignment. Maging ako po ay nangyari po yun sa aking buhay. Hallelujah. Na ako po ay simpleng tao lamang noon. May konting reliyon, masasabi ko. Pero inabot po ako ng Diyos sa pamagitan ng isang tao din na nag-invite sa akin sa isang gawain in Saudi Arabia in 1990. At ako po ay lubos pong nanampalataya sa Panginoon. Nung binabasa ko na po yung Bible, nabasa ko na po yung buhay niya, nung paano siya gumawa ng himala, paano siya dinakip, pinako sa cross, namatay. At narandaman po natin yun sa tinatawag na banal na Espiritu Santo na sinabi po ng Ephesians chapter 1 verse 13, at sasa inyo ang Espiritu Santo na tatanggapin nyo. At yung Espiritu Santo ay meron po siyang tinatawag na manifestation o fruit of the Holy Spirit. Bigla pong nagbago ang buhay ng lingkod nyo. No? Mula sa isang maruming pamumuhay, makasalanan pamumuhay, walang dinidiyos, walang pangit ang buhay, ay bigla pong nagbago yun. No, hindi ko na po magawa yung magmura, mag-isip ng marumi, no, maghiganti, no, o magtanim ng galit. Nawala po yun lahat, lalo na po yung bisyo. Instant na muhi ako sa alak at sigarilyo. No. So, yun po ang isang napakalinaw na himala mula sa Diyos. Wala pong makakagawa po nun na tao.
Kasi kung meron pong ganun na makakagawa ng tao sa mga kakilala at kaibigan na gusto magbagong buhay, hindi po nila maialis. Minsan sigarilyo hindi maialis. Hindi naman po nakakatulong, mabaho ito at magkakaroon ka ng cancer. Sabi nga, ay 100 sakit ako kukunin mo sa sigarilyo. Mula sa dumi ng ngipin, makakasira ng ngipin, magkakasakit ka sa baga. Marami po siyang hindi siya nakakatulong, pero maraming tao hindi po nila maialis. Sapagkat yung tawag po dyan, kapag ikaw ay nalulong po dyan, nasabi nga, madali pong pumasok sa kaharian ng demonyo, pero mahirap pong lumabas. When I say kaharian ng demonyo, hallelujah, ay pag pumasok ka po sa vision, mahirap pong lumabas. At ang makakapag-deliver lang o makakapag-laya lang dyan sa isang taong yan ay yung Panginoong Jesucristo. Wala pong iba. Marami nang sumubok tinatawag na New Year's Resolution, magbabagong buhay. Babalik po at babalik. Kasi nga, meron siyang tinatawag na espiritu. Life is full of spiritual. Ulitin ko po, life is full of spiritual. Or life is spiritual. Kaya nga po ang tao, hindi mo mapapatay. Hindi mo mapapatay ang tao. Kaya kahit yung mga kamag-anak, kakilala, ang aking mga ninuno na namatay, nailibing, naagnas, pero ay yung kanila pong mga kaluluwa, hindi mo mapapatay yun. Kaya sabi ng Biblia, ay kapag ang tao ay namatay, Hebreo 9.27, nandun na po yung judgment. Either namatay siyang makadiyos, pupunta siya ng paraiso o heaven. At kung namatay naman siyang makasalanan at walang Diyos, pupunta po siya ng impyerno. Anong gagawin po doon sa dalawang lugar na yun? At siyempre sa impyerno, sabi po dyan ay walang hanggang parusa. Pag sinabing walang hanggang, wala pong katapusan. Yung paraiso naman, walang hanggang pong kaligayahan sapagkat nabuhay ang tao sa salita at prinsipyo ng Diyos. Yun po ang pagkakaiba. Just imagine, gaano kahalaga ang tao para i-restore? Gaano kahalaga ang tao para ma-restore? What I mean is, bakit Diyos po ang nagpasya na mamatay sa krus para ma-restore ang tao? Gaano siya kahalaga ang tao? Anong meron sa tao para i-restore? Anong meron sa tao para siya ay tubusin? Pwede naman siyang palitan. Pwede naman gumawa uli ng tao. Sabi nga ni Jesus Christ, maging sa mga batong yan, pwedeng gumawa uli ang Diyos ng lahi ni Abraham. Pero hindi po ginawa ng Diyos yun. Naubusin ng tao para gumawa na lang ng panibago. Hindi po niya nagawa. At hindi niya gagawin sapagkat pag ginawa po niya yun, pinatay ang lahat ng tao, lumalabas pong hindi siya Diyos na perpekto. Kasi ginawa po niya yung tao ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin, hindi po sumasablay ang Diyos pag siya gumawa. So, madaling sabi, ay perpekto po ang taong ginawa ng Diyos. Perpekto po siya. Kaya hindi niya dapat palitan o hindi niya dapat itong baguhin. Perpekto po siya. Kaya niya rin i-restore dahil alam niya ito ay nung magawa ito sa Genesis 1:26, sabi niya, it is so good, maganda, perpekto. Kaya po niya ito rin i-restore. Kasi kung ito ay alam niyang palpak, may kulang, eh pwede mong gumawa ka na lang ng panibago. Pero alam niya, perpekto siya. Kaya lang, dahil nga yung tinatawag na free will, may sariling desisyon ng tao, ay hindi sakop ito ng Diyos. Kasi nga ang tao hindi po siya robot. Ay kung saan, ay ang tao ang magpapasya kung ano ang pipiliin niya. Yung maganda, patungkol sa Diyos, mabuti pan-Diyos, o sa demonyo na binanggit natin sa John chapter 10, verse 10, sabi niya, kaya lamang pumupunta rito ang magnanakaw upang magnakaw
pumatay at mangsira. To steal, to destroy, and to kill. Or to kill, to destroy, and to steal. Pagbalik-balik na rin mo yan, to destroy, to kill, ano ha? O to steal, magnakaw, pumatay, at magsira. And John chapter 10, verse 10. Sabi po ng Panginoon. So, madaling sabi ang Panginoon, ginawa po niyang maayos ang tao, pero pinagnakawan po siya ng demonyo. Saan? Sa kalusugan. Dinagyan ng bisyo. No? Kaya may cancer. May mga bukol. May mga... Sasabihin natin, bakit hindi naman ako nagbisyo, may cancer daw. Ganun, parang ganun. May mga maririnig tayo nasa ospital. Kaya unang tanong ng doktor ay, may lahi ka ba? Nang ganito, bukol o cancer na yan. Yun ang unang tanong. Bakit? Kasi po ang tawag ng mga doktor, nasa dugo, yung hereditary. Minamana. Paano nangyari? Yung tinatawag na John chapter, Genesis 20, verse 5. And sabi po sa Genesis 20, verse 5, sino mang aayaw sa akin, sabi ng Diyos, ay susumpain ko hanggang sa kaapat na saling lahi. Ang tawag po dyan, generational curse. Kaya wag po tayo magtaka kung ano yung nararanasan nating kahirapan. Sigurado po yan, may pinagmulan po yan. Ang pinagnararanasan ng tao na kaguluhan sa buhay, may pinagmulan po yan, yung generational curse. Lahi ng pagkabakla, lahi ng pagkatomboy, lahi ng hiwa-hiwalay sa pamilya, away-away. Generational curse. Pag sinabi pong generation, may pinagmulan. Sino? Yung mga ninuno nating una. Sumuway sa Diyos at sila po ay sinumpa. Kaya ang tawag doon, generational curse. Curse is sumpa, yung generation, pinagmulan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, unless a man be born in the Spirit, he cannot enter in the kingdom of God. Hindi siya makakapasok doon. Kasi nga sa kingdom of God ay iba po ang buhay, prinsipyo, patakaran. At iba po yung sinusunod o sinusundan. Dahil pagpapasok ka po roon ay hindi na ang sarili mong masusunod ang kalooban na po ng Diyos. Yung salitang, thy will be done. Kaya madalas, maririnig mo sa mga Kristiyano, kalooban ng Diyos ang mangyari. Kapag marinig mo, balak niya palang mag-abroad. Uy, a-abroad ka pala. Ang sagot ng mga anak ng Diyos, kung kalooban ng Diyos. O ba't di ka pa nag-aasawa, ang Diyos ang nakakaalam. Yung mga ganun, hindi yung magdesisyon yung tao sa kanyang sarili, magninegosyo yan. Sabi niya, oy, may plano ka palang mag-business. Oo, pinagpipray ko kung kalooban ng Panginoon. Of course, kalooban ng Lord na umulad ng tao. Pero yung tinatawag na perfect will. No? Hallelujah. May perfect will ang Panginoon. Kaya, yung taong wala sa Diyos, sabi niya, bahala na. No? Kung hindi ako gagalaw, walang mangyayari. Totoo po yun. Pero ikaw ay nag-eksperimento, alat chamba, bahala na kung sakali. Yun po yun. Pero kapag ikay nasa Panginoon, idinalangin mo, hiningi mo, at nangusap, yung banal na Espiritu Santo sa'yo, sigurado pong mangyayari. Lalo't pinakita sa panaginip o sa mensahe ng salita ng Diyos, nagbabasa ka ng Bible, tumarak sa puso mo yung word. Eksakto po siya. Kasi nga, ang Biblia ay ang author, ang banal na Espiritu Santo. Kaya naman, dahil siya ang author, siya ang kinasiyahan po niya yan. Kaya pag binasa mo yan, parang kausap mo ang Diyos. Actually, hindi parang kausap. Pag binabasa mo po yung Bible, kausap mo ang Diyos. Sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ang sabi po ng John chapter 1, verse 1. Kaya ang taong may Biblia, hindi siya reliyosong tao. Ang taong may Biblia ay anak siya ng Diyos kasi kausap mo ang Diyos pag binabasa mo po ang Biblia. Idagdag pa, sabi ng Panginoon,
Sa John 5:17, sabi niya, tandaan niyo to, mawawala ang lahat, pero ang salita ko hindi pwedeng baliwalain. Yun po kahalaga yun. So now, pagdating po sa ating binasa, sabi ng John chapter 10, verse 10, dumating ang magnanakaw, pumatay at mangsira. Ang tinutukoy po doon, walang iba kundi ang Satanas. Nanakawin niya yung kalusugan mo, nanakawin niya yung tinatawag na pag-asa sa buhay. Kunwari, bankrupt, nawalan ng trabaho, natanggal, namatayan, o sasabihin mo na may sakit karamdaman, mag-give up ka, discourage ka, aayaw ka na. Kaya minsan may nag-suicide. Wawakasan na yung lahat. Kasi po, nanakawin po yung hope, yung pag-asa. Nanakawin po yon. Kalusugan nanakawin. Dating malusog, naratay. Ganun po siya. Nanakawin po yun. Sisirain po ang alin, yung pamilya. Masayang nagsasama, biglang may dadating na third party. Mawawasak po yun. Mawasakin po yun. No, kunwari nag-abroad yung isa pagdating sa ibang bansa o yung naiiwan dito sa Pilipinas, nagkaroon ng third party, problema po yun. Maghihiwalay. Anong mangyayari? Yung mga anak mapapariwara, magkakanya-kanya, tawag po doon, broken family. Kaya nga, sira na po eh. Kaya ninakaw yung kalusugan, financial, kabuhayan, tapos sinira yung samahan, hiwalay. Kaya laganap po ang broken family. Sa United States, 1 million na divorce nangyayari a year. Gano po karami. Kaya dyan sa Amerika, pinakamagulo. Akala lang natin, United States, ito yung paraiso dito sa lupa. Mali po. Mag-Google po kayo, ang pinakamagulong bansa ay Amerika. Maraming naghihirap. Maraming naghihirap. No? Bagsak ang ekonomiya, kaya maraming natutulog sa mga parking space, natutulog sa mga sariling sasakyan. Siguro hindi mukhang mahirap dahil may kotse. Pero naghihingi po ng mga tira-tirang pizza pie sa restaurant. May bibigay yung gobyerno pero hindi po sumasapat. Paano yung pamilya? Yan po ang aking mga halimbawa. Sisirain ng demonyo yung kabataan sa kanyang pag-aaral sa drugs. O sisirain sa doktrina ng tinatag na komunista. Kaya mga kabataan, kung saan saan napunta, sinira sa doktrina ng fraternity. Kaya matinong bata, makita mo isang araw, no? Namumundok, rebelde. Sama sa fraternity, nasa gang, no? Leader ng gang o barkada, sira buhay. Kasi nga, ang linaw po nun, John chapter 10, verse 10, pumunta ang magnanakaw, sumira at pumatay. So, papatayin yung tao sa sakit. Papatayin yan sa... Ayun, COVID po yan, pumapatay po yan. Ano? So, anong kinalaman sa aking sinasabi? Doon sa John chapter 10, letter B, yung kadugtong po nun, sabi niya, ako naman ay dumating. Si Jesus po nagsasalita, sinusulat po ni San Juan. Para ang mga tupa ay bigyan ng buhay na kasiyasiya. Pag sinabi pong kasiyasiya, yung nasisiyahan ka sa buhay. Marami kasing mga tao hindi nasisiyahan sa buhay, yung salitang ang hirap naman ng buhay. Pero maraming tao, pagkagising, sabi, salamat po, Panginoon. Bagamat makita mo, hindi siguro mayaman ng gusto, hallelujah, hindi naman talagang makita mo milyonaryo, bilyonaryo, pero nasasabi nila, salamat po, Diyos. Ang alin? Yung masiyasiyang buhay. Paano naging masiya? Masayang pamilya, drug addict sa pamilya, walang magulang na lasinggero, walang, alam niyo na po ang aking tinutukoy. No, may purpose ang buhay. Bago matulog, manalangin pagkagising, nagpapasalamat, nagdi-devotion ng salita ng Diyos. Alam yung gagawin bukas, alam ang gagawin next year, alam ang gagawin sa susunod na 10 years. May purpose po siya. Kaya alam niya kung kailan siya mag-asawa, kasi sinasabi nating time to learn, yung time na nag-aaral siya, time to earn, time na siya naghahanap buhay na. Tapos time to help, tumulong sa kanya para makatapos. Tapos time to get married. Meron siyang time because saan nang galing yon, yung time? Na-discuss ko po last Sunday yung tinatawag na the gifts of time.
Ang pinakaisang natinding regalo ng Diyos ay yung oras, panahon, saan natin ginugol. Sa panasabi ng Ecclesiastes 3, Hallelujah, verse 1, in everything there is time and there is season. Hallelujah. Kaya pag hindi po naka-time, naka-timing, planning ang ating buhay, wala po siya pupuntahan. Yes, isang araw makita mo may kotse, may bahay, pamilya, okay naman. Pero they are successful in a wrong assignment. Dahil may kanya-kanya tayong ginagampanan at plano ang Panginoon. Hallelujah. So, this morning, hallelujah, ang sabi ng John chapter 10, verse 10, kaya dumadating ang paglanakaw, pumatay at mangsira. Ngunit dumating ako ng buhay ang mga tupa, ng kasiyasiyang buhay at buhay na walang hanggan. Yun po siya, mga kapatid. Na kung saan, sino ba ang ating pastol ng buhay? Sino yung nag-aalaga sa atin? Alam mo nyo, ang pinagtataka natin, inihambing po ng Panginoong Yesus ang tao sa tupa. Ang tupa po ay hindi siya pwedeng mabuhay ng walang pastol. Tinitiyak po yun. Kung kayo nag-aral po kayo ng tinatag ng veterinary, hallelujah, hindi kayang mabuhay ng tupa na walang pastol. Kasi nga, pinaka, sabihin nating, maamo na hayop ay tupa. Pag sinabi pong maamo, kahit saan mo kalad ka rin, sumasama. Hallelujah. Kaya sabi nga, ang Panginoong Yesus, nung kinakaladkad siya sa cross, hindi siya kumikibo. Ang tupa po, pag kinakatay, hindi siya maingay, hindi katulad ng kambing. Kaya ang tupa, inihambing ng Panginoon sa isang pinakamaamong tao, a pinakamaamong hayop, masunurin. Masunurin. Kaya kapag po ang tao ay nasa Panginoon, sumusunod po ang tao. Actually, ang sabi niya doon ay ang mga tupa ay kabisado ang tinig ng pastol. O, tingnan niyo po yun, ha. Kabisado ang tinig ng pastol. Para po bang kayo ay isang magulang, pag kumatok po kayo sa pinto, yung mga taong nasa loob na anak mo, kabisado niya ang boses ng kanyang ama. Ganun po siya. Kaya madalas pag hindi po boses ng kanilang magulang, din nila bubuksan yung pinto. Maaring yun ay ibang tao, masamang tao. Kaya madalas pag may kumatok, no, alam nila yung minsan kaluskos lang ng paa, alam eh. At alam po yung sign ng katok. Alam na alam po nila. Dahil nga, ganun po ang sabi ng Biblia, ang mga tupa, kabisado nila, ang tinig ng Diyos. Kaya ay pagsalita ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, kabisado po nila yung Word of God. Kunwari, example, hallelujah, ang sabi ng hallelujah, ang sabi po ng Kawikaan o Proverbs sa 37:24. Proverbs 37:24, ang sabi doon ay hallelujah, puntahan ko po saglit, o sa Kawikaan, thank you Jesus, hallelujah, o Proverbs, I'm sorry, 11:24. Sabi po ni ng Biblia, no? Kawikaan, pag sinabing Proverbs, ipinagdugtong pong verbs, saka pra, kapag pro. Kaya verb, ito po ay gawa, no? Action. Pag pro ay nakakampi, kasama. So, pag sabihin ito ay Proverbs, kasama ng action. Ang taong mapagbigay lalong yung mayaman. Ngunit naghihirap ang tikom na kamay. Pansinin niyo po ito. Yung taong mapagbigay, nalong yung mayaman. Salita po ng Diyos. Kaya wag po kayong magtaka. May mga anak ng Diyos, mananampalataya Kristiyano. Pag tumulong po, all out po sila. Hindi nila inisip na sila'y nabawasan. Hindi naman sila mayayaman. Hindi nila inisip na sila'y ang mawalan. Kasi kapag kabisado po pong salita ng Diyos, pakakawalan mo to. Ang alin, ang sabi nga, yung taong matulungin, ay lalong yumayaman. Pero ngunit naghihirap ang
tikom ang kamay, yung pag sinabing tikom po, yung mga kuripot na tao. Ganyan po siya kasimple. Ang kaya sabi niya, ng kabisado ng mga tupa ang aking tinig. Hallelujah. So, sa 25, ang sabi niya sa verse 20, Proverbs 11, ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ganun po siya kasimple. Hallelujah. So, sino ang ating pinakikinggan? Sino yung nag-a-advise sa atin? Sino yung ating hinihingan ng payo kapag tayo ay mayroong gustong itanong o problema? Wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng John chapter 10, ang aking mga tupa, kabisado nila ang aking salita, tinig o boses. Ganun po siya kasimple. Hallelujah. So, tanong, sino yung nagpapastol sa atin? Sino yung nag-aalaga sa atin? Actually, ang sabi niya, inaalay ng pastol ang buhay niya sa mga tupa. Sa verse 10-11, inaalay ng pastol ang kanyang buhay sa mga tupa. So, ibig sabihin, hindi lang po siya basta nag-a-advise, tumutulong, no, nagkakaloob ng pangangailangan, kundi pati buhay po niya, inaalay po niya. Sino ang pastor? Sino po ba ang pastor? Si Jesus. Kaya sabi niya, I am the good shepherd, ako yung mabuting pastor. At kung ito ay lagay naman natin kay Satanas, hindi po pwedeng mag-alay ng buhay sa Satanas sa atin. Imposible po yun. Imposible po yun. Nasabi nga ng mga kakilala po nating mga dating satanisi, mga dating sumasamba, no, sa Diablo, kay Satanas, mga kulto, no, mga witchcraft na nagsisit ng bagong buhay ng mga mangkukulam. Ang sabi nila, hindi nagbibigay ng libre ang Satanas. Hindi nagbibigay ng libre. Kunwari, kaya sila nakakapagkulam, no? Ay kikita sila ng pera, no? Nakukulam yung tao. Sino yung nagpapakulam? Yung nang kukulam. E, siyempre yung mga taong gustong maghiganti sa kanilang mga kaaway, no? Sabi na, dinaya ako, linuko ako, sinaktan ako, kulamin mo, babayaran kita. So, kaya nilang gawin, tanggapin yung pera, kukulamin yung tao. Doon sila kumikita, ang tawag po doon, power. At para maging malakas ang kanilang kapangyarihan, kahit malayo, nandito sa Pilipinas, na kahit sa Amerika, kukulamin nila, kaya. Kasi nga, sa kapangyarihan, binigay ng Satanas sa kanila, at hindi ibibigay na libre yun ni Satanas, kundi mayroong mga alay doon, offer. Nag-o-offer sila ng dugo ng tao. Nung una, yung offer nila ay manok, mga baboy. Pero pag mataas ang kailangan mo ng kapangyarihan ay dugo ng tao. Ibig sabihin, mga tao kanilang pinapatay. Kaya huwag kayong magtaka, mayroong mga nawawalang mga tao. Minsan nga sabihin natin ay nawala yung bata, kinuha yung lamang loob. It is true. Real talk po to. So madaling sabi, ang sabi nila, nung kumikita sila, may kapangyarihan sila, no? Pero wala silang kapayapaan kasi laging humihingi si Satanas ng sacrifice, blood sacrifice. Kaya pag sila ay napagod na, no, no, ayaw na nila, dahil wala namang kaligayahan sa piling ng Satanas. Wala pong kaligayahan po dyan. Alam po nyo ang aking sinasabi. Alam po nyo sinasabi ko, kapag ang pamilyang walang Diyos, magulo po, hindi masaya, walang kapayapaan. Wala po siyang kapayapaan. You know what? Kasi sabi ni Jesus, I am the life. Ako ang buhay. Kaya ang taong walang Jesus, wala siyang buhay. Kaya yung salitang walang kabuhay-buhay. Totoo po yun. Alam, galing po tayo dyan. O baka meron po sa inyo nanonood sa akin yun ang buhay. Laging may reseta sa bulsa, laging nasa ospital, laging may problema, nataktak. Hallelujah, may nakakulong, may naghiwalay, may alam niyo po ang sinasatad-tad ng utang, may pinagtataguang tao, may dread-threat, may kinakatakutan. At may sakit na hindi naman niyo alam bakit nagkasakit yung inyong pamilya. Kasi nga, ang sabi ng Biblia,
mabuting palay ang akin tinanim, pero habang natutulog yung magsasaka, may nagtanim na iba. Ay sabi ni Jesus, yung kaaway. So sa ating pagtulog, tayo'y natataniman no, ni Satanas ng mga sakit karamdaman. Buti na lang, ang sabi ng Proverbs 26:2, napakaganda po nito. Kawikaan 26 verse 2. Hallelujah. Oh my Jesus. Oh Shekarabai Shanda. Oh Lord. Ang sabi ng Kawikaan 26 verse 2, ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab. Pansinin niyo pong mabuti. Ang sumpang di nararapat, hindi siya tatalab. So, kahit anong ihagis ng Satanas, demonyo sa atin, hindi po tumatalab. Bakit po? Tumatalsik lang. Bakit tumatalab? Balot tayo ng dugo ng Panginoon. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo nung mamatay sa krus, nung pinaniwalaan mo, sinampalatayanan niyan, ito ay bumalot sa iyong buhay. Paano nangyari? Sabi ko nga kanina, life is full of spiritual. Life is spiritual. Paano? Bakit kailangan kayong pumunta sa altar para magpakasal tapos hindi na pwedeng papaghiwalayin? May tawag na soul ties. Kasi nga doon sa altar may nangyari. Kaya every altar, ano ho, may nangyari dyan. Kaya yung mga demonyo, mga mangkukulam o no, mananawas, bago po sila ano, mayroong linalagay na lechon manok sa ilalim ng puno ng kawayan, may duwending kausap. May altar po eh. Hallelujah. Kaya ng Panginoong Jesus nung mamatay sa altar sa cross, the highest altar, ang sakripisyong inalay ay dugo ng Panginoon ng kanyang buhay. Kaya in every altar without sacrifice, no power. Kaya sasabihin ng ano, mag-alay ka mo ng lechon manok, ganito-ganito, sa ilalim ng puno, kukulamin natin. May nangyayari po sa altar. Kaya ng Panginoong Yesus ay inalay sa cross. Yung pong inalay na sakripisyong dugo ng Panginoon, yun po ang dumaloy, no? Pumatak sa lupa yung dugong yun ay ang lupa na sinumpa ng Diyos sa Genesis chapter 3. Sabi niya, ang lupang iyong sasakahan ay puro tinik ang iyong anihin. Kaya yung tinik na yun na naiputong sa ulo ng Panginoon nung sumayad po sa banal na dugo ng Panginoon, yung tinik na koronang yun, lahat po ng kamalasan sumpa sa ating buhay kabuhayan ay lininis po, tinabla po ng Panginoon yun. Ganun po siya katindi. Palagay ko, alam niyo po nga kasi sinasabi. Bakit kailangan kang magpabinyag? No? May altar eh. Anong kinalaman doon? Kaya mayroong initiation eh. Pasok kasi sa isang organisasyon, may initiation. Kaya pagka tinapraternity, pinahampas, pinapalo, mayroong may initiation na tinatawag. May altar po doon. Kaya si Abraham, nung ialay po si Isaac, nagkaroon po ng grabing covenant po doon. Kaya sabi niya, Abraham, mula ngayon, ikaw magiging ama ng pananampalataya. Sabi ng Galatians 3:29, lahat ng nakay Kristo ay lahi ni Abraham. Paano nangyari? Hindi naman natin kilala si Abraham. Di natin nakita po yun eh, si tatang Abraham eh. Eh bakit yung blessing kay Abraham tinatamasa natin? Bakit cover tayo ng blood of Jesus? Bakit yung kapangyarihan sinabi ng Panginoon, sa pangalan ko mapalayas niyo ang demonyo? Bakit marami tayong karanasan na kung saan ay mga no inaalihan ng mga demonyo ay napapalaya natin in the mighty name of Jesus? Hindi naman tayo mga Superman o mga anghel. Actually, sabi ng Bible, mas lamang tayo sa anghel. Ang sabi ng Biblia, pagdating ng takdang araw, tayo ahatol sa mga anghel. Kaya ganun siya katindi. Bakit kailan ni restaurant tao? Gano'n siya kahalaga? So, this morning, in my conclusion, sino
ang ating pastol, sino nag-aalaga sa atin, sino nagmamay-ari sa atin, sino nagbuwis ng buhay sa atin. Kailanman hindi magbubuwis ng buhay sa Satanas sa atin, manapa siya ang kukuha ng ating buhay. Sisirain tayo sa bisyo at kasalanan, guguluhin yung pamilya, at no, papatayin yung ating mga kalusugan at buhay. Ganun po siya. Kaya malinaw ang sabi ng John chapter 10 verse 10, dumating ang magnanakaw, sumirat, pumatay. Ngunit ako dumating para bigyan ang mga tupa ng maayos kasiyasyang buhay. Again, ang tupa, hindi siya pwedeng mabuhay na walang pastol. 20 years po ako sa Middle East, alam ko po yun. Pwedeng mawala ang tupa pag walang sinusundan. Pwedeng kanin ng leon ang tupa pag walang nagbabantay. Kaya ang tupa hindi siya pwedeng humiwalay sa marami. Kasi mahihirapan yung leon na sisilain yung tupa pag marami sila. Kaya kailangan din natin yung pastol. Pag nag-iisa tupa, no, madali siyang kanin ng leon. Pagkain kasi ng leon, ang tupa. Ang sabi ng Bible, maghanda kayo sapagkat ang inyong kaaway parang leon naghahanap ng masisila. Kaya, pansinin natin, simpleng mensahe pero matinding application. Pag sira-sira ang ating buhay, pinagnanakawan yung ating kabuhayan, nababankrupt tayo, tuloy-tuloy ang sakit karandan, magulong tahanan, wala tayong pastol. Again, hindi pwedeng mabuhay ang tao na walang pastol. Hallelujah. So napakagandang pribileyo, pagkakataon kapag nalaman mo ito, kapatid. Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. At mula ngayon, papastulan ka ng Diyos. Ay sabi nga niya, inaakay ko siya sa magandang pastulan. Ibig sabihin, dadaling ka niya sa mga magagandang oportunidad. Hindi mo hahanapin ng trabaho, ang Diyos ang maghanap ng trabaho para sa iyo. Hindi mo hahanapin ang magandang buhay, ang Diyos ang may bibigay sa iyo magandang buhay. Basta sundan mo na sundan ng Panginoon. At gaganda ang iyong buhay. Because sabi niya, I am the light. Kaya sabi niya, ang hiwalay sa akin, walang mangyayari. Ang taong walang Diyos, walang buhay. Hallelujah. Marami po tayong kilala, mga nakaklase, kamag-anak, o mga kababata, napakalayo po ng buhay. Siguro kung hindi rin ako napalapit sa Diyos, walang nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos, katulad nito na binabahagi ko sa inyo, wala na po. Tatlo lang aking pupunta, simenteryo, may malubang sakit ngayon o baka nakakulong. Buti na lang, may katulad ganito, may nangangaral ng salita ng Diyos, ako po ay nagpasyan tanggapin ng Panginoon. Tanggapin niyo po ang Panginoon or else, kahit di po ako manguhula, huhulaan ko po. Kapag wala kayo sa Panginoong Jesucristo, ang inyong buhay sisirain ng Diablo, o buwasakin niya, papatayin po kayo. Ganun po siya. Ganun po siya. Wala pong tableta na pwede kayong bumili sa drugstore. Sabi niyo, pabili nga po ng magandang buhay. Wala po kayong mabibili. Wala po kayong mabibili ng magandang buhay. Ang magandang buhay nasa Panginoon lang po. Sapagkat siya ang buhay. Nawa, dalangin ko naintindihan niyo po ang simpleng mensahe, pero magiging aral po ito. Sino ang bumubuhay sa atin? Sino nag-aalaga sa atin? Sino nagpo-protect sa atin? Sino nagpapagaling sa atin? Sino ang nag-aalay ng buhay sa atin? Kapag po Diyos po ang kasagutan, kayo pong pinakamatalinong tao na kilala ko. Kayo po ang pinakamatalinong tao na kilala ko. Pinili niyo po ang dakilang manggagamot, ang dakilang Diyos, ang dakilang provider, ang dakilang Diyos na mahal po niya ang tao. Kaya isa pong kamangmangan at kahangalang masasabi ko ang lumayo sa Diyos. Ganito po siya kasimple. Ang isda, nakadisenyo po siya sa tubig. Ulitin ko po, ang isda, nakadisenyo sa tubig.
Ano ha? At ang isda, pag siya umalis sa tubig, mangingisay. Mangingisay. Kasi doon po siya nakadesign. Yun ang kanyang buhay, yung dagat, yung tubig, yung sapa, yung ilog. Mangingisay po ang isda pag wala siya sa tubig because yun ang kanyang buhay. Ang puno, halaman, nakadesign siya sa lupa. Kaya pag binunot mo po yung halaman, kung may bahay kayo, may halaman kayo sa arbunotin nyo, kahit di po ako manguhula, sisiguruhin kung mamamatay po yan. Pag hindi, tinanim uli. Kasi ang halaman, nakadesign po siya sa lupa. Kung ang isda, nakadesign sa tubig, pag inalis mo sa tubig, mangingisay. Pag ang halaman, nakadesign sa lupa, pag inalis mo, mamamatay. Ang tao, nakadesign po siya sa Diyos. Kaya pag inalis mo po ang tao sa Diyos, patay po siya. Patay po siya. Inuulit ko po, patay ang taong wala sa Diyos. Kasi nakadesign ang tao sa Diyos. Ang ibon, kahit hindi mo turuan nga daw, lilipad. Lilipad siya. Nakadesign siya doon. Ang halaman, magbubunga yan, ay nakadesign siya doon. Ang tao, magtatagumpay siya. Kasi nakadesign siya doon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po ako magwakas o paalam, mananalangin po ako sa inyo na dalayan ko po ang Panginoon ay na-realize nyo this morning kailangan nyo. Hindi po reliyon ang linilipat, inaalok ko sa inyo. Hindi po kayo pwedeng ligtas ng reliyon. Hindi po reliyon ang namatay para sa atin, si Jesus Christ po. Si Jesus Christ po ang tanggapin nyo sa inyong mga buhay at po ito ginawa nyo ngayong umaga sa simpleng pananalangin. Sabi nga natin, life is spiritual. Pag nanalangin po tayo, may spiritual na nangyayari. Papasok pang Holy Spirit sa puso nyo, parang marandaman nyo may na-release, may umalis, no? At may dumating. May aalis pong sakit, karamdaman, sumpa. At papasok po yung Holy Spirit, magkakaroon ka ng peace of mind. Papanatag ka, may mararandaman kang kakaiba, parang maluwag ang paghinga. Sabi ng Holy Spirit, nasa iyo. Ang sabi po ng Ephesians 1, verse 13. Sealed ka po ng Holy Spirit. Hallelujah. At pag nangyari po yun, sa iyong simpleng pananampalataya at panalangin, bumili ka ng Biblia, basahin mo, kausap mo na ang Diyos. Tapos sumanap ka ng mga kapwa mo mananampalataya na born again Christian. Hallelujah. Lumago ka sa pananampalataya at gumanda na ang buhay mo. Let us pray. Hallelujah. Ama, salamat po sa aking kapatid na ito o sa taong ito nakarinig ng iyong mabuting balita at kung sakali tinatanggap kanya na ikaw ang kanyang pastol, nagbuhis ng buhay sa kanya, mangangalaga at mag-iingat at magpapaganda ng kanyang buhay, tanggapin mo siya, patawarin sa kanyang kasalanan at maging siyang anak mo sa umagang ito. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Congratulations, kapatid. Kung ginawa mo yon, tinanggap mo si Jesus Christ, anak ka ng Diyos ngayon. Hallelujah. May mangyayaring maganda sa iyo. Kung sakali, i-chat mo kami, i-text mo kami, magtanong ka, magpalain ka ng Panginoon. Sa mga kapatid ko naman, and may the Lord will bless you, and may the Lord will keep you, and may the Lord will make His face shine upon you, and may the Lord will always be gracious to you. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid namin sa Christ Revelation Church, salamat sa inyong panonood sa Revelation TV. Ang Diyos ang magpala sa inyong lahat ng paglilingkod. Sumayin niyo ang kapayapaan, sumayin niyo ang kabutihan ng Diyos. Shalom, to God be the glory, hanggang sa muli. Ito ang inyong kapatid sa Panginoon, si Brother Rodel sa Panta. God bless you.